po tayo. At pindakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay inakoniyat hinirang kawang giniingatan. Ating dakilain at sambahin ng Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mo nga sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog. Upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at sa iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos ang iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman. Mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga,
Kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Tinawag tayo ng Diyos, hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin, upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kaninuman sa mga panganib kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa puon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Tumayo po tayo. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Kapernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo, sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo at o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka,
lumayas ka na sa taong yan. At sa harapan ng mga ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang gilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa. Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Meron laging kakaiba sa pananalita ni Jesus. Dito lagi namangha ang mga nakikinig sa Kanya. Lagi nilang sinasabi, may kakaiba sa Kanyang pananalita. At ano yung paraan ng pananalita lagi ni Jesus? Siya ay nagpapakita ng kapangyarihan sa Kanyang pananalita. He shows His authority sa Kanyang pananalita, sa Kanyang pagtuturo, at ganoon din sa Kanyang pagpapagaling, o kaya may mga ganitong pagkakataon na siya ay nagpapalayas ng demonyo o sa mga inaalihan ng masasamang espiritu. May kapangyarihan ang salita ni Jesus. At ang kapangyarihan, ang salita niya ay nagdudulot ng kagalingan. Nagdudulot ng pag-asa at pagaling. Maganda rin makita sa atin bilang Kristiyano na laging may kapangyarihan ang salita. Minsan ang bitawan mong salita ay pwedeng magbigay pag-asa sa kapwa natin, o pwede din naman ang binitawan mong salita ay magdulot ng pagkalugmok sa kapwa natin. May kapangyarihan ang mga salita. Kaya maganda rin paalala sa atin bilang Kristiyano, ano ba ang lumalabas na salita sa ating mga bibig? Ito ba ay salitang nagbibigay pag-asa at pagaling sa kapwa natin? O mga salitang nagnanais na magdala sa kapahamakan o sumugat sa iba? There is power in our words. At sana ho, tulad ni Jesus, sa Kanyang pagsunod natin sa Kanya, ang ating mga salita ay magbigay pag-asa sa kapwa natin. Di ba't nakakatuwang isipin kung ang mga salita, at minsan naranasan din natin, may mga taong nakausap lang tayo at marinig lang natin ang Kanyang salita, ang Kanyang tinig, nagbibigay pag-asa sa atin. Lalo na kung sa panahon na tila'y nawawalan tayo ng pag-asa o napanghihinaan ng loob. Diba may mga tao na pag nagsalita sa atin, lumalakas ang loob natin. Nagkakaroon tayo ng pag-asa. Sana ho tayo bilang Kristiyano, ito din po ang naisin natin at yakapin natin, no, bilang isang misyon, na tayo din ay magdala ng salita na nagbibigay pag-asa, kagalingan at lakas ng loob sa kapwa natin. Ang mga tao na nakikinig kay Jesus, laging namamangha sa kapangyarihan ng Kanyang salita. At tayo din po sana, bilang mga kalarawan ni Jesus ngayon, ay magdala din ng pagkamangha ng mga taong hinahanap si Jesus sa pamamagitan ng ating salita. Si Pablo ho, sa ating unang pagbasa, sa kanyang mga salita, aral at turo, ang mga Kristiyano sa Tesalonica ay naakay palapit kay Jesus. Sila'y nanampalataya at ang kanilang buhay ay nagbago. Sila ay mas naging handa sa pagmamahal,
tinalikuran ng masamang gawain at mas nanalig kay Jesus. May kapangyarihan sa salita na binitawan ni Pablo sa kanila nung siya'y nagpangaral ng mabuting balita. Tayo din po, mga Kristiyano, ay iniimbitahan. At alam natin, nasa kamay natin ang kapangyarihang ito. We have the power to heal. And I hope we use our words to bring healing and inspiration to others. Not to hurt. Hindi upang manakit. Hindi upang ibaba ang kapwa natin. Hindi upang tapakan ang kapwa natin para umangat lang tayo. Minsan may mga ganun eh. Diba? May mga taong gagamitin ang salita para tapakan ang kapwa natin para siya ang mukhang bida at magaling. At tawag natin doon, bida-bida. Sa madaling sabi, tawag natin doon, Jollibee. Taong bida-bida. Sana gamitin natin ang salita natin para hindi tayo ang maging bida, kundi gamitin ang kapangyarihan ng salita para si Kristo ang maging bida sa lahat. Words that heal, words that inspire, words that strengthen one another. Yan po ang mission natin. Diyan tayo tinatawag ni Jesus na magdala ng mabuting balita sa kapwa natin. May kapangyarihan ho sa salita natin. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo sa atin ng mga wikang may walang hanggang kapangyarihan at mga gawang mapaghimalang nakapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalig tayo ng may manalangin tayo ng may pananalig. Iisang banal na Diyos, basbasan mo kami. Iisang banal na Diyos, basbasan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at tuligsain ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mundo, naway itaguyod ang kabutihan sa kani-kanilang gobyerno at maging masidhi sila sa pagpuksa ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Tayo naway hindi manghinawa sa ating pananalangin upang hindi manaig ang mga masasamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway mapalaya sa kanilang mga paghihirap. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan sa pagsikat ng liwanag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa nag-uumapaw mong pag-ibig sa amin. Itatag mo nawa ang iyong kapangyarihan sa amin at maging lagi ka naming kasama sa landas ng buhay. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo.
Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot nang iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na napagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Ang lahat po ay inanyayahan sa ating healing mass in service sa darating na September 7, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na malatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.